Hi guys, mag-full makeup nga tayo. Marami ako ditong mga newish na makeup. Hindi naman siya necessarily na bagong labas, pero bago kasi siya sa akin. So, nakapag-skincare na ako and maglalagay ako sa lip nitong lip glow from DIOR. Actually, ginagamit ko na yung raspberry nitong lip glow, pero bumili kasi ako ng dalawa pang shades kasi gusto ko sila moisturizing, nakaka-add ng parang natural na color sa lip. So, itong isang kulay, papakita ko sa inyo ah, ito yung 012 na rosewood. Halos parang kulay lang siya ng lip. Ayan siya. Pero ang ganda guys, may pagka parang nude-ish skin tone almost. Kung gusto mo ng parang natural na parang balm na may kulay. And then, ito namang isa, this is the 006 berry. Medyo mas may kulay siya, diba? Actually, may construction sa labas ng bahay. May ginigibang bahay ng kapitbahay namin. Naka-break lang sila now. Pero maya-maya, maingay na naman. So, humihingi na ako ng pasensya. So, for the foundation, itatry ko itong gamitin. Itong Maybelline na Fit Me na Fresh Tint. Talaga bang wala siyang parang ball sa loob? So, parang ano to? Ano bang tawag dito? Dropper type? Oh, okay. Ito siya, guys, oh. Halos hindi siya masyadong gumagalaw. Parang alanganing moussey. Parang ganun. Wala siyang amoy. Using a beauty blender. Kasi si beauty blender, pinapanipis niya yung foundation para medyo mas magmukhang natural, seamless. So, using ito, damp siya guys. Lagi akong gumagamit ng damp na beauty blender or any sponge kasi maraming nagtatanong. So dito, sheer siya. Pero siguro pag ginamitan ng brush, magiging parang light coverage. Hindi siya heavy. Ang daming may gusto nito eh. Itong foundation na to eh. Saktong-sakto sa akin yung kulay. Anong shade to? This is 05. Ang ganda nito. Ang ganda na finish niya. Kung gusto niyo ng very natural skin-like finish. Kasi ayan, nakalabas pa yung mga pigmentations ko. So for the concealer, ayan, nalagay ko na guys. Hindi naman sila bago, pero ipapakita ko lang din sa inyo. So sa eye area, ang ginamit ko is itong Chanel na corrector, color corrector. And this is rose na shade. Kasi ayoko ng concealer na concealer since very skin-like yung finish ni foundation. Gusto ko lang i-correct yung darkness. And then yung nandito naman sa may T-zone ko, ilalim ng ilong dito sa may chin area sa bibig. Ito namang Sephora na color corrector din. And this is peach. So parehas sila color corrector. Hindi sila talagang concealer na concealer. Hahaluan ko lang tong concealer nitong Hourglass na Veil Retouching Fluid. I think discontinued na to. Sana hindi. I'm still hoping na maglabas pa rin sila kasi gustong gusto ko siyang panghalo sa concealer para hindi mag-crease. And halimbawa nagme-makeup kayo, tapos na yung makeup, tapos may mga konting parang sira yung foundation. Pwede nyo pa siyang ilagay on top para lang ma-blend yung foundation or yung concealer or even powder. Ayan siya guys, so inuna ko yung peach. Actually, dapat inuna ko yung sa may eye area kasi lighter na shade yon. Pero kabilang side na lang ng sponge yung gagamitin ko. Ayan na siya. Hindi siya yung concealer na concealer gaya ng sinabi ko kanina, pero na-correct niya. Although labas pa rin ng konti. Pero it's okay. So dito tayo sa may eye area, i-blend ko lang. And habang ina-apply ninyo yung makeup, parang medyo magdadalawang isip kayo, lalo na kung nagta-transition kayo from heavy makeup to natural na makeup. Kasi yung mga bata ngayon, alam ko mahilig maglagay ng super, super heavy na makeup kasi mahilig kayong manood ng mga makeup from abroad. Trust the process lang. Like right now, parang medyo magdadalawang isip pa kayo na, nakalabas pa yung skin. Kagaya ko, nakalabas pa yung mga pigmentations ko dyan. Trust the process. Kasi pag na-powderan na yan, nalagyan na yan ng finishing powder pa, kahit nakalabas yan, medyo bulag na siya. Makikita ninyo mamaya, guys. So, nakapag-powder na ako, guys. And then, nagawa ko na rin yung kilay ko. Ngayon naman, maglalagay ako nitong Tom Ford na Emotion Proof na eye primer kasi meron akong ititest na eyeshadow palette. So, eto yung bagong eyeshadow palette. Eto yung Ethereal Eyes by Makeup by Mario. Eto siya. Ang ganda niya, guys. Simple lang naman yung gagawin kong look. I will get this. Etong parang may pagka pinkish almost na shade. Ilalagay ko siya all over my eyelid. So, nakita ninyo yun? Nilagay ko siya sa buong eyelid ko. Actually, hindi ko alam kung anong kalalabasan nito. Ngayon naman, kukunin ko itong shade na to, itong brown. And then, ilalagay ko lang dito sa may parang middle part ng eye. Yung parang pinaka bago mag-fold.
So makikita ninyo, everything is very subtle. Ngayon naman, etong parang very dark brown, ilalagay ko naman siya dito sa my lashes para lang magkaroon ng definition. Kasi hindi ako maglalagay ng false lashes. Diba? Ang subtle and easy to blend. So ngayon naman, kunin ko itong nasa gitna na shimmer, yung katabi nung parang pink. Hindi ko alam kung gano'n siya ka-glowy. Pero tingnan natin. Ooh, kita niyo yun? Very shimmery, very light. Actually, makalat siya ng konti. Pero it's okay, it's easy to clean. So mag-contour naman tayo. Face Sculpt from Strokes. I actually bought 3 shades and ginagamit ko na sila actually sa clients ko. Hindi ko binili yung pinaka-lightest eh. Siguro next time kasi maganda siyang parang ipang bronzer din. Medyo warm si cinnamon, no? Ang dali niyang dalhin, ang dali niyang gamitin. Actually, medyo hawig siya ng konti kay Careline. I'm also using itong Careline na contour stick. Pero parang mas drier siya ng konti. Parang mas makapit yung pigment. Mas labas yung pigment, sabihin na natin. Mag-cream na blush tayo. And this is the Beauty by Paul Unating. 3 shade lang yung meron ako. Ang tagal ko itong inabangan kasi lagi siyang ubos. Wala ako nung very, very parang light na shade. Yung lightest niya na shade. Pero ang ganda ng consistency nito, guys. Parang mas gusto ko siya sa Rare Beauty. Si Rare Beauty, sa naaalala ko, meron din kasi ako noon, hindi ko na ilalabas. Mas parang basa siya, pero pigmented naman din siya. This one is very pigmented din, pero parang almost, iba yung consistency niya eh. Parang almost creamy gel na ganon yung consistency niya. Kaya parang mas madali siyang i-control, hindi siya basang-basa. So what I love doing is actually mixing itong Beauty, yung pink, and also itong Call Time. Nakikita nyo yung konting-konting dot nung dalawang blush. Madami na yan. So, hinalo ko siya dito. And actually, mas madaling kontrolin pagka nasa brush. Maglalagay pa ako ng finishing powder on top. So, medyo mas mapapowderan pa yan. Pero, yung finish nito, ayan o, hindi siya yung malagkit na malagkit. Hindi siya basang-basa. So, kahit ilagay mo siya on top of yung napowderan ng foundation, okay siya. Hindi ko siya masyadong kinapalan. Hindi ko masyadong tinapangan yung nilagay ko ngayon. Kasi maglalagay pa ako ng powder na blush on top. Naglagay lang ako nitong parang may shimmer na dark brown and also itong brown na to pinaghalo ko. Naglagay lang ako sa ilalim ng mata. And then, mag-highlighter na tayo, guys. Actually, hindi siya bago. Matagal na siyang lumabas pero ngayon ko lang siya mabubuksan. And this is the MAC Oh Darling na Extra Dimension Skin Finish. Ito siya, guys. Sobrang tagal na nito. Ngayon ko lang siya nilabas. Ang pino nung ano niya, nung glow, nung shimmer. So at this point, kung meron pa kayong nakikitang nakalabas na mga pigmentation, acne mark, pwede kayong gumamit ng concealer na kakulay ng skin ninyo. Pero ako kasi, eto talaga yung favorite ever ko personally ha, personally, is the ELLANA na powder foundation. And ilalagay ko lang siya dun sa area na tingin ko nakalabas pa. Hindi niya completely mako-cover. Kung gusto ko tong mako-cover pa, gumamit na ako ng concealer. Pero ako, okay na ako dito kasi very subtle, very natural. Actually, pwede mo itong basain eh. You wet the brush a little bit. Parang damp lang ng konti yung brush. Extra step siya for me. Pero it gives a very natural finish. I hope nakita nyo yun. Very subtle lang. Nakalabas pa rin sila ng konti. Pero luminis. Lagi ko itong sinasabi. Lagi ko itong binabanggit pag ginagawa ko itong part na to. Kasi marami akong nakikita. Sanay na mag-cover ng makeup na super heavy. As in gusto. Cover na almost. Parang hindi na sila yon. Pero di ba parang wala akong foundation. Although, ito namang Fit Me na fresh tint talaga. Very, to me, ang natural ng finish. Actually, ang gaan niya sa skin, sumasama siya sa movement nung face ko. Wala pa akong nakikitang nagka-crack. Gagamitin ko itong ELLANA Lip in Luxe na liquid lipstick. Hindi siya bago, but bagong formulation siya. So, binili ko itong dalawang shades. Itong Love is the Reason and Love is Life. So, yung isa pink, ganda, di ba? Yung isa naman may pagka-nude-ish, peachy. Paghaluin ko silang dalawa. Ayan na yung lips. Ang ganda. Actually, ang ganda ng feel niya sa lips. Wala siya nung lagkit-lagkit. Hindi ko na masyadong naaalala yung formulation nung luma. And then, maglalagay ako nitong MAC na lip pencil na Plum sa gitna lang. Oh my goodness! Ang ganda ng finish nitong ELLANA na Lip and Luxe.
Ang ganda! Hindi siya dry na dry. Mag-spray tayo. Mag-mist ako ng face nitong Sublimage from Chanel. So, eto na yung finished na makeup, guys. Ang ganda nung eyeshadow. Ang ganda nung foundation. Ang ganda nung lip product. Ang ganda lahat nung nagamit ko today. Actually, ang gaan sa skin, ang gaan sa face. And ayun lang, gusto ko lang mag-makeup and ipakita sa inyo yung mga bagong products na gusto kong laruin. So at the same time, hopefully, may natutunan kayo sa akin na mga tips and tricks. Mag-comment nga kayo below, guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!